Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Ayun, so long time no vlog ano at matagal-tagal din na hindi nakapag-update sa ating YouTube channel dahil medyo busy tayo. And ayun, wiring diagram ulit tayo. Bali, may nag-request nga pala nitong wiring diagram nito kung saan ni-request ni MyHandsome23 na yung Nayoi 3 Plus Pro Music daw. So, ayan, ginawa natin siya ng diagram and upon searching, wala pa akong nakitang video tutorial na wiring diagram dito sa may ating ayan, Nayoi 3 Plus Pro Music nga. So, sa mga walang idea kung ano itong Nayoi 3 Plus Pro Music na ito, ito nga pala yung mga busina na kung narinig nyo na yung busina ng truck na parang sounds na sunod-sunod. So bali ito siya. And napakaraming mode nito no. Sa pagkakaalam ko 12 modes ito. Basta ginagamit to ng mga truck. Kung naririnig nyo yung mga tuloy-tuloy na sound sa Facebook, ayan sa YouTube ganun. So bali ito 'yon. Bali ginawan ko siya ng wiring diagram dahil nga na-request siya ng isang kaibigan natin at hindi ko na patatagalin pa at umpisa na natin yung ating video tutorial. So dito nga pala guys, automatic dual horn na yung ginamit ko no? Tinanggal ko na yung stock horn kasi nga, for example nagbalit tayo, pero po pwede naman siya sa stock horn. And imagine tanggalin lang natin tong isa, so stock horn yan, imagine natin, so po pwede pa rin siya. Yun nga lang, mahina yung inyong busina kasi meron siyang high at saka meron siyang low. So hindi ko alam kung ano yung high at low dito sa dalawa, pero ganun kasi yan. And meron na nga pala tong relay sa pagkakaalam ko kasi pumipitik siya sa loob, pero gagawa rin tayo ng separate tutorial kung saan meron tayong separate relay, so gagawa natin yan. Pero yung tutorial natin yun isa, wala pa munang relay, so plug and play lang. And sa Nayoi Pro 3 Plus natin, ayan, sa Nayoi 3 Plus Pro pala, so meron lang yung 4 wires, isang yellow, blue, brown at saka black. So yung iba guys, nag-iiba yung kulay nyan, ano, depende sa nabili nyo, parang interrupter relay lang yan. And for example, dual horn na yung inyong motor, no, kasi nga, nagpalit kayo ng loud horn, so bali ganito na yung setup nyan, okay. So, umpisa natin yan lagi dito sa may ating 12 volts battery. So, pwede nga pala ito sa 12 volts or 24. 12 or 24. So, makikita naman yan dito. Ayan, meron naman siyang volt capacity dyan. So, dahil motor yung pag-installan natin, so 12 volts lang muna yan. 12 volts. Okay, sa ating terminal, meron tayong, sa terminal ng battery natin, meron tayong positive at negative. So universal color green, red positive, green is ground. So karamihan kasi sa mga motor ganyan yung kulay nila, lalong-lalo na sa Honda. Okay, sa positive terminal ng battery natin, meron tayong manipis na wire diyan. At nakalagay diyan yung ating fuse. Yan, stock fuse natin 'to. So yung stock fuse na yan, makikita niyo yan guys. Pupunta lang yan dito sa ating susian. And pagdating dito sa susian, ayan yung ating live na galing sa positive terminal ng battery. Then sa susian naman natin, meron tayong 4 wires. So meron dyang green, ayan. Meron dyang black-white, merong red, at saka merong pure black. Ayan. So green, black-white, black na may stripes na white, pure red, at saka pure black. So yung red, meron na tayong idea kung saan ang galing kasi nga galing yan dito sa positive terminal ng battery. Ayan, yung pure red, yan yung live source ng ating susiat. Ngayon yung green, so nakikita nyo naman, yung green po pwede yan sa chassis or sa negative terminal ng battery. So dun lang din pupunta yan kasi nga yan yung ating ground. So green ground. And ito naman ating black white, pupunta to sa ating CDI kasi yan yung ating kill switch. So kapag ka-inop mo yung motor, yung susian, mamamatay yung ating motor. And yung pure black natin, yan yung tinatawag natin ACC wire. Ayan, or accessory wire. So marami na tayong tutorial na ginawa dito guys, ano, pero
Sinasama ko pa rin siya lagi sa mga tutorial na ginagawa ko kasi para maintindihan niyo yung system or yung flow ng isang circuit. Okay, so sa accessory wire natin, napakaraming connected dyan. Nandyan yung headlight, flasher, brake light, park light, at busina, ganun. So, napakaraming connected dyan ano, sa ating accessory wire. Kaya nga tinawag na accessory wire. Isa na dyan yung ating busina. So, kung makikita nyo, meron na tayong circuit ng busina dito. Ituturo ko nga yung pag-install ng Nitri Plus Pro Music. So, dito naman tayo sa Nitri Plus Pro Music. Ano? Makikita nyo, may 4 wires yan. Isang yellow, isang blue, brown, at saka black. Hanapin nyo agad yung kulay yellow. Guys, ano? For example nga pala, stock horn yung motor nyo. For example, stock horn. So, yung busina, guys, stock horn. For example, ito yung stock horn natin. Ayan. Sa busina kasi, guys, may dalawang terminal yan. Ayan. Ito yung stock horn natin, ha. Ngayon, huwag nyo munang pansinin itong dual horn. So, bali, itong yellow na to. Ayan. Itong isang yellow na to, which is itong output ng ating switch. Dito tatakbo yan sa kabilang terminal. Ayan. Tapos yung kabila, ground or negative. So, kahit saan na ito kumuha ng source. So, pwedeng sa battery or pwedeng sa chassis. Or pwedeng vice versa. Pwedeng mapunta ito doon kasi nga wala namang polarity yung busina natin. Kahit dito sa mga loud horn natin. And pwedeng yung isa ang maging ground. So, ganun lang yun, guys. Ganun lang yung setup ng stock horn natin. Basta kailangan niya ng source sa accessory wire. Ayan. Papunta sa switch. So, kapag pinindot mo, yung source na galing sa accessory wire, lilipat lang yung doon kasi nga sa switch tutunog na yung busina natin kasi meron na siyang ground at saka positive. Pero dahil dual horn yung ginamit natin, so tatanggalin natin ngayon yung busina. Ayan, for example, tatanggalin na natin to. Ang may iwan ngayon is yung mga wire niya na lang. Ayan, so automatically yung isa dyan is live wire galing sa ating switch, at yung isa, ayun, ground. So, bali ang matitira, positive at negative na lang. So, wala ng busina, wala ng stock horn kasi nga, papalitan na natin ng dual horn. At the same time, mag-install tayo ng Nitri Plus Pro Music. So, bali ang mangyayari dyan, yung yellow wire ng ating Nitri Plus Pro Music is i-coconnect natin dito sa may wire na galing sa switch. Kung saan, yan yung stock wire ng ating busina. No? So, yan yung i-coconnect natin. For example, dito yan nakat. Ayan. So, dito natin yan ipag-connect. So, i-connect nyo lang yung dalawa na yan kasi meron pa yung terminal pin dito, guys. Kasi nga, doon sa may busina natin, meron tayong terminals dyan. So, kumbaga plug and play. So, yung yellow wire, i-connect nyo doon sa positive wire ng ating busina, which is nanggaling sa switch. And, yung blue naman, kahit magkabaliktad to, guys, ano, kasi pares lang naman. Pero, may nakasulat dyan na low at saka high. Ayan. Kumbaga, Twitter yan. Meron dyan base at saka Twitter. Ganun. So, for example, itong blue, siya yung low natin. So, tinap natin yan doon sa may isang busina natin. At saka yung brown naman, siya yung high. Tinap naman natin yan doon sa may high natin. Ayan. So, positive yung pinagtapan natin, guys. Ano? Pero tulad nga na sabi ko, kung pwedeng itong wire na to malipat doon sa kabilang terminal, okay lang. Tapos yung isa is maging ground, okay lang. Kasi reverse polarity yung tawag doon. So, kailangan niya lang mapasukan ng positive at negative para tumunog. And yung ground. So, yung kulay ng ground natin is kulay black. Ayan. Yan yung black natin. So, ground po pwede ito sa chassis. Ayan. Mas mainam sa chassis, guys, kasi kapag sa chassis, direct grounding na siya, no? Compare sa battery, sa negative terminal ng battery. Or sa ground wire kasi mag-aagawan pa yun ng source. Tap nyo na lang sa chassis or sa bakal na walang kalawang sa part ng motor nyo. Hanap pa yun ng good source. So, yung parehas na left, ayan, siya yung positive. Ayan, yung parehas na right, siya yung ground. Ayan, makikita nyo naman, guys, kulay black. Ayan. So, sa left one, kulay blue, kaya sa low, dito sa high. And sa left 2, kulay brown.
So kahit magkabalik tayo dyan, yung brown mapunta sa kabila or yung blue mapunta sa kabila, okay lang. Tapos right, paras na right, is kulay black. And kapag pinindot mo na yung busina, syempre pagka inon mo yung susian, yung source na galing sa battery, o lilipat sa accessory wire. And kapag pinindot mo na, so automatic, tutunog na yung ating Nye 3 Plus Pro Music. And meron nga palang modes yan guys, anong makikita nyo dito sa may switch niya sa bilog. And take note guys, may switch na dito, tapos may switch pa to. So kailangan lagi itong naka switch, pero po pwede nyo itong i-off. Yun nga lang, iwala kayong busina kasi may switch off din siya dito. And pili kayo ng modes nyan, napakaraming modes nyan. So kapag pinindot mo, masusupply ng source yung ating Nye 3 Plus Pro Music. And isusupply niya sa kabila kung saan dito sa module na to tumutunog na and may music sounds na siya or sound music na yung binabato niya sa ating dual horn. Ayan, so napakadali lang guys, ano, pali kung dual horn yung gagamitin natin or yung busina nyo, so may separate relay pa yan para sa safety ng switch natin. So gagawan natin yan ngayon ng susunod na tutorial or separate na tutorial. And ayun, tulad nga ng na-tutorial ko, pwede rin to sa stock horn. Huwag lang gagamitin yung isang wire. So napakadali lang nito guys, apat lang yung music, apat lang yung wire nito. And so bali hanggang dito na lang, ano, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.